Ang bunsong anak ni Iwa at Pampi Lacso na si Caleb ay nabinyagan na. Sakto sa pag-uwi ni na Jody at 30 galing sa kanilang one-month travel. Si Jody, isa sa mga kinuhang ninang ng kanyang ex-husband para sa anak nila ni Iwa. Happy rin si Kuya 30 at nakaabot sa baptism ng kanyang bunsong kapatid na si Caleb. Ginanap sa simbahan ang baptism ni Caleb at parang kasal, may reception ito at ang party ay jungle theme. Ito ang ilang kuha sa masayang baptism ni Caleb. Siya nga ay 1-year-old na at hiwalay ang party ng binyag at birthday. Masaya si Iwa na makita at makasama muli ang kanyang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng masayang salo-salo sa special day ng kanyang bunso. Sina Jody at 30 talagang sinakto ang pag-uwi galing Dubai para maka-attend ng special day ni Caleb. Ganito kamahal ni Jody ang family ni Pampi at Iwa. Ito naman ang ilang larawan na super saya ng adventure ng mag-inang Jody at 30 na sila lamang ang magkasama. Napakabait din ni 30 sa kanyang ina. Napakatapang nga pala ni 30 sa isang zipline na ginawa niya sa Dubai. Kabalo si Jody sa gustong gawin ng anak at narito ang kanyang reaksyon. Ramdam kay Jody ang kaba sa sinubukan ng anak sa Dubai. Once in a lifetime experience ito, kaya sinulit nila ang travel. Masaya rin na nagkaroon sila ng panibagong money at hindi ito matutumbasan ng kahit na anong pera. May isa nga silang chaperon dito sa Dubai at sinamahan silang mag-ikot dito. Anak nga kung tawagin ni Jody ito at nanay naman siya kung tawagin. Long time no TikTok. So, story time tayo ulit ngayon. Alam nyo kasi guys, yung mga tao yata masyadong nababaitan sa akin. So, ganito ang nangyari. So, pumunta ako sa palengke para bumili ng saging. Yes, namamalengke ako. Yes, may suki ako sa palengke at marami akong kakalala sa palengke dito sa village namin. So, yung suki ko, hindi na ako bumaba ng kotse kasi normally yung suki ko, tinatawag ko na lang tapos sasabihin ko, ate, pabili naman ng ganito tapos iahatid na lang sa kotse ko. Kasi mas gusto ko yon kasi natatakot nga akong bumaba because of COVID. So, eto na, pagdating na pagdating ko doon. So, ito na nga, merong lalaki doon sa suki ko. I think bago siya na nagbabag para doon sa suki ko. So, naririnig ko si kuya. Layo pa lang. Nasa kotse lang ako, ha? Ha?
Si Iwamoto ba yun? Si Iwamoto ba yun? Ako naman tahimik lang. Tedma, kunyari, tahimik lang. Ang taba niya, no? Ang taba niya? Sabi ni Kuya! So ako, hingang malalim na lang. Kasi ayoko mainis. Tapos, Suzuki ko naman, sabi, eh, kapapanganak lang kasi niyan, kaya ganun. Sabi ganun. So, okay na. Hindi pinagtanggol ako ng Suki. Kaya lab-lab ko yung Suki kong yon. And then, ito na nga si Kuya. Hinatid na ang saging sa akin. Pagatid sa akin ang saging, hindi nakatiis si Kuya. Alam mo kung ano sabi? Ma'am, iwa! Ito po saging nyo. Ang taba nyo. Ito, anak. Hindi ramdaman niya. Ah, antok ka ba? Ang gete. Yung cheeks niya, gumagalaw din. Malayo, kung malayo. Short hair na pala yan eh, TJ. Up, up, opo, opo, opo. Okay, ito na mahalo. Ano ka to? Si Caleb. Napaka-cute panoorin sa kanyang haircut at paghahanda sa kanyang baptism. Sobrang cute at hindi natakot sa barbero. Napaka-pogi nga ni Caleb at kamukhang-kamukha ang kanyang kuya. Si Tatay Pampi naman matapos ang binyag ng anak, sila'y nagkantahan sa bahay. Ganito ang simpleng bonding nilang mag-asawa. Video kay Mode dahil mahilig nga silang kumanta.